partition dito, saka partition din dito na naka-eskwala. So ayun, what's up mga ka-Arby? Ako ulit ang inyong lingkod, si Reggie. So, meron tayong bagong project mga ka-Arby. So, tara, pasok tayo sa loob. So, ito yung ating bagong project, ka-Arby. Ikot mo, pakita mo ba yung ating bagong project? Yan. So, yun, what's up? Ito ang ating gagawing bagong project. Bali, ito ay vertype pa. Simula nung kinuha sa townhouse. Bali, pagka kumuha kayo, ganito ang magiging turnover sa inyo. So, wala pang finish yung wall, hindi pa na pinturahan, hindi pa na tatiles yung flooring, tapos yung banyo, is tatiles naman, pero kalahati lang, mga ka-Arby. So, yan, makita mo yung tiles natin. Saka yung ano, yung kisame, medyo rough pa rin. Hindi pa nakikisamehin, pero islab naman yung kisame na yan. Tapos nung hagdan, kita nyo naman, baka yung pinaka-step niya, saka yung gabay niya. So, yan ang mga gagawin natin. Bali, maglalagay tayo ng konting makeover dito sa ating hagdan. Tapos na itong wall is mga kaabis. Ipe-paint na natin. Medyo, talagang papagandahin na natin yung wall. Tapos yung flooring, medyo may iwan mo na yung ating flooring. Kasi hindi pa sa kasama sa ating wala pa siyang budget. So okay tayo sa taas mga ka-Arby. Yan, nakikita niyo yung step natin. Yan. So yan, ito na yung taas. Ito yung medyo i-major natin ng gawa. Yan. So, bali itong taas mga ka-Arby, maglalagay tayo ng dalawang room. Maglalagay tayo ng partition dito, saka partition din dito, na naka-eskwala. So, bali itong idea natin, para sa mga gusto kumuha ng gantong unit, para makita nyo rin kung ano yung magiging finished product at meron na kayong pagkagayahan. So, bali itong taas, itong magiging finish natin, ipapakita ko sa inyo kung anong kalalabasan. So, balik, hanggang dito lang muna, subaybay nyo lang yung aming mga video na susunod para makita nyo yung magiging konting move ng ating mga gawa. So, yun lang muna mga ka-Arby. So, ayan na mga ka-Arby. Ito na yung isang kwarto. Meron tayong isang kwarto rito, tapos isang kwarto rin dito. Pero pag akyat mo ng hagdan, magkakaroon muna ng wall. Wall. Tapos ito yung pinto. Tapos pag ayun na isang kwarto. Ayan. Ayun na yung wall. Pagkakit mo ng hagdan. Tapos may isa pang pinto naman, andito naman sa side na to. Ito naman isang kwarto. Ayan. So ang ginamit pala naming metal paring. Metal stud. Ito yung ginamit naming pang-division. So, tutukan nyo ng aming video mga ka-Arby para makita nyo yung diskarte kung paano natin siya bubuoin. So, bali, nag-bolt kami sa flooring. Tapos, meron din kaming sa taas. Yun muna ang pinrame muna namin. So, yan na mga ka-Arby. Nakapag-division na tayo mga ka-Arby. So, bali, ayan yung isang division ng isang kwarto mga ka-Arby. So, bali, ito yung magiging pintuan niya dun sa isang kwarto. Tapos, yung isang kwarto naman, ito, kung makikita nyo, ito yung magiging pag-akit mo ng steps, ng last step sa hagdan, ay may wall na siya. Ngayon, andito tayo maglalagay ng pinto para pagpasok mo, ayan, hindi siya diretso sa hagdanan. So, ito yung isang magiging kwarto natin, ito yung magiging division, tapos ito yung isang, naman, ayan.
Di ba? Maluwag na rin siya, mga ka-RV. Mas sobrang luwag na rin yung area para sa dalawang kwarto. So, bali ang ginamit natin, mga ka-RV, metal stud, mga ka-RV. So, matibay din to. Ito talagang ginagamit na pang-division sa mga drywall, mga ka-RV. Tapos, nag-bolt kami sa flooring. Ayun, naka-screw yun. Yan. Tapos, dun din sa taas. Para yung frame muna ang aming unang binuo. Tapos, saka namin nila dyan ng mga, ano, horizontal sa vertical. So what's up, mga ka-RV? Ito na. Magda-drywall na kami. So may electrical na rin tayo para sa switch. Yun na yung kwarto, mga ka-RV. Yan. Malaking pwesto rin din. Ayan na buo. Ayan yung isang kwarto. Tapos ito yung isang kwarto. Pwede na. So yun na, mga ka-RV, nakatag-wall na tayo. Ito na yung switch. Tapos, ito yung pintuan. Ito na yung magiging pintuan ng itong room na to. Ito yung magiging pintuan. Tapos, ito naman yung isang pintuan. Ito. So what's up, mga ka-RV? Nakapagpa-face skin coat na tayo.
ay re-finish natin ang ating wall. Nakita niyo yung ating hagdan, mga ka-RB, oh. Yan yung naging diskarte natin para gumanda yung kanyang step. Nilagyan natin ng hardeplex. Hardeplex lang yung ginamit natin, mga ka-RB. So, yan. So, preparation na kami. Makikita niyo mga ilang araw, may pintura na yan, mga ka-RB. So, ayan, nakita niyo yung naging step natin. Akit na tayo sa kwarto, ka-RB. O, itong wall, nalagyan na rin natin. Sobrang hirap ng dinanas natin dito sa pag-ano na ito. So, ito yung minamasilyahan namin. So, ayan, may gasa tape tayo, mga ka-RB. Ayan. So, ito na yung itsura ng kwarto. Ito yung itsura ng isang kwarto, mga ka-RB. So, ayan, nagmamasilya na kami. So, mga ka-RB, pag nag-gasa tape kami, gumagamit kami ng stick well. Ginagamitan namin ang stick well para mas matindi yung kapit ng gasa tape. Wala. Ito yung ginagamit namin tape pala, mga ka-RB. Ayan, o. Ito. Ayan, o. So, bali, mga ka-RB, ito na lang po yung ano, ito na lang po yung gagawin namin muna sa ngayon. Magpipinturahan lang namin, ipipinish na lang namin siya. Bali, yung flooring natin, next na daw, sabi ni client, pag may budget na uli. So, hindi pa natin maano yung ano, flooring. Ito lang muna, pintura lang muna tayo. Bali, yun yung siniris natin yung saksakan papunta rito. Ito na yung switch natin. Pinagbukod natin yung saksakan sa kabila. Ayan na yung wiring natin. Nagabang na tayo dyan. Pinagabang natin yan dun. Step natin. Ayan. So, malaki na yung improvement natin, mga ka-RB. Malaki na yung pinagbago. What's up, mga ka-RB? Yan, nagpa-primer na kami, mga ka-RB. So, natapos na namin siyang lihahin. So, bali, nagpa-primer na kami. Tapos yung wall, ayan, meron na kaming first coating. Medyo mahirap kasi dito, kaya pinipinish na rin ni Kuya Sunny. Kuya Sunny, gawin ka sa ating, ano, RB Construction TV. So, ito na yung ano, namasilyahan na namin lahat, mga ka-RB. So,
finishing na kami. Baba tayo mga ka-RB. So, baba tayo mga ka-RB. Mga ka-RB, nakita niyo ba yung pagka-masilya natin? Yan, binitakan natin ang buo yan. Tapos ito na yung hagdan natin. Nakita niyo, nagmukha siyang concrete. Nagmukha siyang concrete na yung hagdan na stair natin. So yun na yung ano, ka-RB. Yung ating ginawa yun, nakita nyo kanina sa bubong, yun na yun. Dati open lang yan, pinabubungang kasi gawa nung nababasa yung pinto. So yan, nakapag-lining na ako mo ka-RB. Madilim na. So mga ka-RB, ito na yung ano, ginawa nating door. So sa mga magtatanong kung paano yung magkano inabot ang pintuan na to, meron po kaming ano, DIY tutorial kung paano ginawa sa kayong presyo. Simpleng paraan kung paano namin ginawa ito.
Bali may group yan mga ka-Arby, naka-group. Ayan o, sa kabilang door. Kita natin yung kabilang door, ayan o. May group yan mga ka-Arby. Harvey, yun yung bubong na dinagdag natin. Finish na kami, nag-retouch na kami. So, nakita nyo ba yung naging finish ng ating mga kwarto sa ano second floor? So, ito na yung naging finish niya. Ito yung isang room. Tapos, ito yung naging isang room. So, pinipinish na lang namin yung door. Yan. So, ito, medyo malaki rin yung naging isang kwarto. Yan. Kasya-kasya rin talaga kung may isang kama rito, kasyang-kasya rin maluwag. Tapos may cabinet pa rito. So, bali, ito lang muna yung pinagawa ni client. Wala pang tiles. Pinag-iisipan pa niya kung ibibinil ni client kung itatiles ko, kung iyaano muna. So, nagpipinish na si partner ng, ano, sa master o pintor. Kaway-kaway ka naman sa vlog natin. Yan, kaway-kaway ka naman sa vlog natin para makita ka sa ating ano. Yan. Tapos nakita niyo hanggan, mga Harvey, yan na yung kulay. Medyo nakalikabukabukad kasi napaka namin. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya sa baba yung itsura nung naging para siyang naging solid yung ating naging ano, naging step. Tapos yung kulay natin, medyo blue, yung blue talaga, hindi lang medyo blue. Tapos yung kabila, sky lang, sky blue. Sky blue ba tawag dito? Sunny? Sky blue. Sky blue, no? Sky blue. Tapos itong ginawa natin sa pinto, chocolate brown, tama? Yan, chocolate brown. Na quick dry enamel. Quick dry enamel daw, pero hindi siya masya quick. Madry, magpatayo. Ayan. So nga pala, yung pinto natin na to, ako lang gumawa na ito. Yung nagtatanong kung magkano yung naubos sa pintuan natin, kung magkano yung paggawa, meron akong video, YouTube tutorial ng presyo sa kung paano ko siya binuo. Ayan, yung ating paggawa ng pintuan. Sa plywood lang natin siya ginawa.